Welcome back sa Puro Video. Ngayon ay another episode ng Puro Kotse. Yan. So ngayon, mapapansin nyo, most ng mga video natin, mga most recent video natin ay Puro Kotse kasi summer na dito sa Dubai. Although, dalawa lang naman ang season dito sa Dubai. Hot, tsaka super hot. So ngayon ay super hot, kaya most probably dito lang tayo sa loob ng bahay, sa parking. So ngayon, may gagawin tayo sa ating Suzuki Jimny para lang medyo pumogi onte lalo. Yan. So, ano nga ba yan, guys? Nakikita nyo tong side repeater natin, orange. Tsaka yung nasa front turn signal natin ay orange. Gusto ko baguhin siya para maging mas minimalist yung dating ng auto. So, kung mapapansin nyo kasi, kulay green yung body, black, tapos orange, tapos syempre may clear. Masyado madaming kulay. So gusto natin minimalist siya, kaya meron tayong nabili na mga maliliit na item, which is ito na nga, guys. Teka lang, medyo mahirap at isang gabay lang. Yan, ito yung side repeater natin. Makikita nyo, smoke siya. Pero pag umilaw siya ay orange. Dito natin siya ipapalit. Yan, dalawa yan, left and right. Tapos syempre, meron din tayong yung sa front turn signal. Yun. Smoke din siya. Yan. Ayan. So, tara, samahan nyo ako at ikabit natin. Nga pala, kailangan natin itong maliit na stick para hindi magasgas yung kotse. Plastic siya. So, yun. Samahan nyo ako mag-DIY. O, destroy it yourself. Tara. Unahin natin palitan itong nasa side repeater. Yun nga, kailangan natin gumamit ng ganito. Yun, bilis lang pala siya tanggalin. So makikita nyo guys, medyo manipis yung wire dito. Kaya dahan-dahan ang pag-alis dito. So meron dito ang pinipindot. Ito, pindutin lang natin yan. Tapos, yun, nakatak naman siya. Yan. Alright. So tingnan natin itong kapalit. Lagay natin itong plastic. Balik natin. Yan. So susunod lang natin siya. Paano ba to? Sa pinagtanggalan. So ito yung lock. Dito yung lock. So yun sa taas. Tandaan lang natin push hanggang lumitak. Ganun. Tapos try natin i-shoot. Ibalik. Alright. Ay, ganito pala. Yun. Tapos, bilis. So, kita nyo guys, medyo yung side ay minimalist. So, green, clear, black, tapos yung, yun nga, parang wala ng extra kulay. So, lipat tayo sa kabila. Lagay natin yung isa. Tara! Alright. Same process, guys. So, kailangan nating tusukin. Yun, ang bilis. Ang bilis alisin ito. Yan. Kaso ito, medyo mahigpit. Yun. So, punin natin yung rubber sealant. Lagay natin dito para yan, tapos yun. So sunod nyo lang guys, kasi may shape siya dito, so minsan hindi siya papasok bigla. Hanapin nyo na lang kung saan yung so kung nandito yung shape nya, yung lock nya ay nasa kabilang side. Kung nandito yung pa-slant na yan, so yung lock nya nandito sa kabilang side. So yun. Ngayon testing natin kung umiilaw. Importante umiilaw eh. Daddy hazard. Oops. Yun. Kita nyo yun guys. So papalitan naman natin itong nasa harap. Okay, success. So tara, yung harap naman. Latay natin to. Sarap guys, kailangan natin buksan yung engine bay. Kaya, tara. Saan natin yan.
medyo madumi yung kotse. Sana yung yun. Alright guys, so ngayon ay papalitan na natin yung front turn signal. So para gawin yun ay kailangan natin unang-una syempre alisin natin yung connector nito, nitong turn signal, which is nandun sa gilid. Kaya kung kita nyo ito, yan, ito, tsaka kabilaan. And then pag naalis natin yung, kailangan nating syempre unbolt itong small plastic clip. Yan, tsaka ito, both side. Tapos kailangan din nating alisin to, itong ram air ng air intake, para ma-access natin, para madali nating maalis yung wire nitong side na to. Pag naalis natin yon, meron dito maliit na clip sa baba, kabilaan din ito, turn plastic clip lang siya. Tapos kailangan nyo ikutin ng quarter turn para mahila nyo siya. Flat screwdriver siya, ay hindi, plus screwdriver. Pero pag napihit nyo siya ng isang turn, maglalak lang ulit siya. So kailangan quarter na turn, tapos hila. So yan, kabilaan siya dito. After nun, pwede na natin maalis tong grill, and then may access na tayo dun sa turn signal. So tara, gawin natin. Alright, ngayon natanggal na natin, kailan lang natin na hilain. Yan. So, nakalas na natin. So, ito yung mga clip na kumakagat kanina. Kung bakit, yun nga, may hirap tanggalin. Nga pala guys, itong nabili natin na side repeater, na front turn signal, meron siyang kasama mga wire. Kasi, meron ding itong daytime running light, which is yung nandito nakapalibot na ganyan, which is itong wire na to. Hindi natin siya gagamitin kasi ayoko ng may daytime running light. Kaya ito lang ang kakabit natin. So yan, tara, alisin natin, and then kabit natin yung bago. So, hindi naman natin gagamitin itong DRL, daytime running light, kaya i-clip na lang natin siya. Siguro mas safe ang zip tie, kaya tayo kumuha. Yan, para make sure na hindi siya kakalug-kalug. Yan, zip tie lang natin. Para pag naisipan natin gamitin, edi wow. Pero so far, gaya na lang siya. Yun. Tapos yung kabila rin. Lagyan natin. Yan. Yun. So, okay siya guys. Kita nyo naman. Balik natin, tapos testing natin. Ito pa palang babaguhin natin ay itong busina ng jimny. So makikita nyo, yan yung stock na horn nya. May isa pa ata yan dun, pero papalitan lang natin ay ito, yung main. So may nabili tayo sa Ace.
O Speedex pala ito. So yung isa nito ginagamit ko na dun sa isang kotse. Papalitan natin siya. Which is ito siya. Yan, horn type siya, parang yung Bosch. Pero yun nga, hindi siya yung mamahaling version. Mura lang siya pero okay na, maganda mo yung tunog. Matagal ko na siyang naikabit doon sa Hyundai. Ito yung stock ng Hyundai. Ng Elantra, medyo mas malaki siya kumpara sa Jimny. Yan, ayaw kumakita niya. Medyo madali rin ko na ito ilaw. Ito, yan. Ito yung sa Hyundai, tapos ito yung sa Jimny. So, kita nyo naman yung laki ng difference. Pero, yun nga. Problema kasi dito sa stock ng Jimny, pag bumubusina kayo, may mga kupal, kamote drivers, di nila napapansin. So, pag pinalta natin to, panigurado, gulat sila para trap. So, pakita, ipadinig ko sa inyo kung ano yung tunog ng stock. So, yun guys, yung tunog ng stock ay medyo maliit na matinim. Papalta natin siya ng ito, tapos papadinig ko kung ano yung sound niya after. Tara. So, madali lang siya alisin guys. May screw lang siya dito sa likod. Alisin lang natin yon. At naalis. Ito. Tapos pag naalis natin, may clip siya dito na isa. Kung mapapansin nyo, isa lang yung wire ng clip. Teka lang ha, medyo mahirap to kasi hawak ko yung camera. Guys, so mapapansin nyo, sa loob ng sa loob ay isa lang yung parang metal doon kasi yan lang yung positive. Sa Jimny, yung negative ay nakakonect dito sa to, sa bakal na to. So pag hindi nyo siya naibalik rito, pag nilagay nyo lang yung wire dito at hindi nyo siya clean it dito, clean it dito sa ibang lugar, make sure na gagawa kayo ng relay from here kung sa, tsaka kung saan nyo man siya gustong i-plug. Ako, dahil hindi naman ako masyadong maselan kung saan nilalagay yung busina. So ilalagay na lang natin siya dyan. Tapos yun nga, gagawa tayo ng artificial na wiring para dito kasi yung aftermarket ay hindi siya naka-specifically ganito. So tara, ikabit natin. Ayun nga guys, so makikita nyo dito, ito yung aftermarket at as per sa box or sa instruction, ito yung positive at ito yung negative. So since si Jimny ay nakakonect yung negative niya dito sa iniskruhan nito, gagawa tayo ng relay o gagawa lang tayo ng wire na i-coconnect natin yung dito papunta rito. Okay na to. Kukonnect na lang natin siya doon sa positive side and then te-test. Ibabalik na natin yung horn. But guys, padinig ko lang yung tunog. So yun eh. So naikabit na natin yung horn. Pabalik natin yung grill and then pawing tayo. Tara. So yun nga guys, thank you sa panonood sa ating DIY o do it yourself, pwede din destroy it yourself. Sa ating Suzuki Jimny, makikita nyo, medyo mas minimalist na siya ngayon, mas okay na tignan. Well, ito yung personal preference lang naman, kaya yun nga, kung hindi pa subscribers, subscribe na kayo para sa mga susunod na video. At yun nga, ciao, thank you sa panonood, bye bye!